Hi guys, welcome to my channel. Today, gusto ko i-share sa inyo how to apply for a Korean visa here in the Philippines. So, I've been to Korea 4 times na. And wala lang, love na love ko talaga mag-tour doon, mag-bakasyon, kahit paulit-ulit lang yung mga pinupuntahan ko. And yun, gusto ko i-share sa inyo yung process. Yung very first time na nag-apply ako for a Korean visa, ano pa noon, walk-in lang. So, di katulad ngayon, required na to set an online appointment before you go to the embassy. Which I think is good naman kasi at least sure ka na pagpunta mo doon dahil may appointment ka, mapaprocess yung visa application mo. So ngayon, isashare ko sa inyo paano ko ginawa yung application ko last month lang, June. Okay, important when we are applying for Korean visa is always check first the Korean embassy website. Ito po yung website niya, overseas.mofa.go.kr/ph. Ayan. Yan yung Korean embassy in the Philippines. So dito makikita niyo dyan sa left yung mga announcements, requirements. So puntahan natin tong requirements. So, malalaman nyo yung requirements based dun sa category nyo. Ito yung mga category. Normally tayo, tourist, so C3 visa for employed individuals like me. If you're a businessman, then ito yung titingnan nyo na requirements. So, ito. Tingnan natin yung for individuals. So, yan. Very simple lang naman yung mga hinahanap na requirements dyan. You just need to provide all of it. And then, if you're staying in Korea for less than 60 days, bale, visa fee is free. So, wala pong bayad yan. But if more than, so bale 60 to 90 days, nakalagay naman dito ay 2,000 pesos. Tingnan natin yung mga visa announcements. Important na chine-check natin to eh. Kasi minsan may mga nagbabago sa requirements or may mga, like for example, yung before, tinanggal na nila yung accredited travel agency. So, mga ganon. Dito sa andun ng visa announcement, nandito din yung, like ito, tingnan natin yung schedule. So, ito yung schedules for July. So, ngayong month yun. Ang open date, bali on June 22, Thursday at 9 a.m. mag-open yung website for reservation, for booking ng visa appointment. Ang schedule nila is every last Thursday of the month. So, nagsastart yun at 9 a.m. So, before 9, mag-abang ka na sa website para makakuha ka ng visa appointment mo. Important din ito, mabasa natin itong visa issuance procedure. Ito yung latest nila as of April 2023. So, yan yung type of visa. Length of stay. So, ito yung procedure. So, nag-start to on September 2022. So, secure online visa appointment. And then, visit the embassy on the date. Submit your application. And then, may visa screening yan. And then, release of visa application. Normally, yung visa application takes mga 7 days eh. So, dito sa page na to, makita nyo itong may nakalagay na notice. Ito yung mga latest eh. So, yun important. Ngayon, hanapin nyo to yung notice on visa appointment schedules and guidelines. Ito, revised guidelines as of April 26. Yan. And then, i-view nyo yan. Okay. Ngayon, dito, sa file na to, pwede nyo i-download. Andito na yung step by step. Tsaka yung link. Yan, yung mga link. How to register. So, as of Feb 2023, meron na siyang user registration. Tapos, pero meron pa rin, kasi pag pumunta ka doon sa website, pwede kang mag-schedule as non-member or as member. Better kung member, para pagpasok mo sa website, mas madali. Tsaka hindi ka na maghihintay ng OTP, my gosh. Doon ako natagalan dati sa OTP, kasi wala pa silang member registration. Lahat non-member. So, bago ka makapasok, kalangin, maghihintay kang OTP, ipapadala yun sa email mo. Pero, sobrang tagal dumating, pagdating ng OTP, expired na, so paulit-ulit ako noon. Pero ngayon, better na, kasi nga, may member registration. So, gagawa ka lang ng, ano mo, ng account mo. Gawin mo na yon days before ng, ano, ng schedule for applying. So, kunyari, last Thursday of the month, July 22. So, gawin mo siya ng July 15. Agahan mo na para medyo mapag-aralan mo rin yung website. So, yun lang, i-follow mo lang ito lahat. Yan, nandiyan yung step by step talaga. Yan, step 1, step 2. Kasi, i-follow mo lang yan habang nandun ka sa application on the day of scheduling for appointment. Yan naman agad. Make sure naka-open ito para meron kang guide. Ngayon, papakita ko yung process na ginawa ko. Ang ginawa ko, maaga ako nag-abang sa website. So, mga 8 o'clock yata. Nandito na ako sa website, inaabangan ko na siyang mag-open. Ayan, nakapasok na tayo, finally magla-login na. So, enter lang your email and password and then yung captcha, huwag kalimutan. Tapos, click login. Tapos, ito yung hindi ko maintindihan kasi tama naman yung
email and password ko, pero may lumalabas na notification in Korean. So, hindi ko siya maintindihan. Ayan o, ayan na naman siya. So, ginawa ko, in-okay ko lang, and then, inulit-ulit ko lang, pinagtiyagaan ko lang. Tapos, later on, hindi ko maintindihan kasi may number dito na lumalabas. Yun yung number 4. So, pang number 4 ba ako? I don't know. So, try and try lang. So, ginawa ko lang, in-okay ko lang ulit, and then, nag-try ako ulit mag-login. Tapos yun, finally, nakapasok na ako. So, at this point, natataranta na ako. Kasi anong oras na ako nakapasok. So, yan, nataranta na ako. Hinanap ko pa yung diplomatic mission. Kasi yun dapat yung i-click eh, diplomatic mission. Pero dahil hindi ko makita, ayan, sobra akong natataranta. Ang tagal ko dito, as in, ang tagal kong hinanap yung diplomatic mission. And then finally, clinic ko tong reservation for overseas diplomatic visits. So, ito, para hindi kayo matagalan, ito lang, i-click nyo lang tong reservation for overseas diplomatic visits. Yan lang. And then, ayan, kailangan mapunta kayo dito sa page na to. Medyo na-stress ako dito kasi ito, yung number one, may nakasep na, pero Korean, so hindi ko maintindihan. And then, sa number two, hanapin nyo lang yung visa na individual application. So, hanapin nyo yung category nyo. So, ako yan. And then, dito ako mas na-stress. Tingnan nyo naman yung itsura ng calendar, di ba? So, kasalanan ko yan kasi hindi ko in-expand yung window ko. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala naka-expand yung window. So, chinambahan ko lang i-click yung date na gusto ko. And then, mabuti na lang, sumakto naman dun sa ine-aim ko na date. Ayan, tingnan nyo. Sobrang narrow nung calendar. Tapos, iyon. I-click nyo dun sa side yung time. Isa lang naman yung option dun, 9:30. So, individual tourism 1 ako. Kasi mag-isa lang ako. Tapos, enter nyo yung passport nyo dun sa notes. And then, yung captcha. Ayan. And then, double-check nyo yung date and time. Ayan. And then, click nyo yung visit reservation application. Tapos, in-okay ko na lang. Wala akong maintindihan sa totoo lang eh. So, in-okay ko lang yon. And then, napunta dito. Tapos, it says, reservation complete. So, hindi pa ako masyadong makapaniwala niyan. Pero, meron naman, ito naman yung info. And then, pwede mong i-print. So, clinic ko na yung print. So, ito na yung file. Pwedeng diretso mong i-print or pwede mong i-save muna siya as PDF. I think sinave ko muna to. Later on, print ko nung malapit na yung application ko. So, ayan. May option naman to save it as PDF. And then, later nyo i-print. Especially kung wala kang printer sa bahay. Tapos yun, nag-log out na ako. So, ayan, chinek ko din sa email to see if totoo nga. And yan, since may confirmation, totoo nga nakaschedule na ako ng appointment ng June 23. So, ayan. Ang another tip pala, guys, very important na you have a very good internet connection. Kasi, para talaga makapasok kayo sa website. Maraming nahihirapan siguro kasi din hindi masyadong maganda yung connection nila. Gento! Gento! So yun, naset ko na yung appointment ko. And then, yung ginawa ko, syempre, pumunta ako on the day of my appointment. So dapat early ka doon. Siguro at least 30 minutes before your schedule. Yung schedule ko was 9:30 in the morning. So nandun ako ng 9 o'clock or before 9 pa nga ata ako dumating. So pagdating mo doon, sa gate pa lang, magsasign ka. Attendance. Magsa-sign ka dun sa log sheet nila and then magdala ka ng extra ID kasi iwan mo yung ID dun sa guard and then tsaka nila papapasukin dun sa loob and then pagdating sa loob bibigyan ka ng number so yun yung number na hintayin mong matawag para yung turn mo na to give your requirements. Pag nandun ka na sa embassy,
normally walang interview. You just submit your application. Kaya nga pwede kang through travel agency. Kasi isasubmit lang talaga nila yung application mo. And then, kukunin lang nila pag day of release na. So, yun lang. Iintayin mo lang yung turn mo. Mabilis naman pag nandun ka na. Kaya lang, marami kasi yung applications. So, especially yung mga nag-apply through travel agency. Kung may nauna sa'yo ng mga agencies, ang pinapasa nun, ano, makapal, maraming passports and applications. So, medyo maghihintay ka lang. I think inabot din ako ng more than 1 hour siguro waiting. More than ba? Or mga 1 hour lang. Basta mga ganun. Something like that. Di naman ako inabot ng alas 12. Tapos, nung turn ko na, sobrang bilis lang. Pinasa ko yung requirements na dala ko. Dinala ko yung old passport ko kasi meron ako dun na old Korean visa na multiple entry. So, nabigyan ako ng multiple entry before eh. Tapos, nung binigay ko na, so, chinek nung ano, nung staff doon. Tapos, nung chinek niya, tinatanong niya anong meron dun sa old passport ko. Sabi ko, Korean visa, and then, dahil hindi ko maalala, binuklat ko na lang. So, inopen ko, and then chinek ko. Meron din palang Schengen visa. Tapos, kinuha niya. And then, in-include niya dun sa, ano, sa requirements na pinasa ko. Tapos yun. Tapos, after that, binigyan niya ako ng slip, ng paper, na nakasulat dun kung kailan ko babalikan yung passport ko. So, July 3 yun eh, schedule ko. Pero hindi ako available ng July 3 kasi out of town ako for trip sa work. So, binalikan ko July 6 na ako nakabalik. So, pwede naman, nagtanong muna ako dun sa guard ko na nga natanong eh kung paano yun kasi nga hindi ako available. Sabi niya, basta July 3 onwards, pwede kong balikan yung passport ko. And then, dun sa loob, bawal mag-take ng pictures or videos. Pero pwede ka mag-cellphone. Yun lang naman yung bawal. Hindi siya kasing higpit ng, ano, ng US Embassy na bawal ka magdala ng cellphone, bawal ka ng USB, or ang daming bawal doon, di ba? Sa Korean Embassy, hindi naman. Pwede ka mag-cellphone while waiting. Bawal ka lang mag-take ng photos and videos. So, yun. So, after ko, umuwi na rin ako. Actually, nag-picture ako doon sa labas na, yung may nakalagay na Korean Embassy. And that's it. That's how to apply for a Korean visa here in the Philippines. So, kung interested ka, just go to the website. Maraming announcements doon. Basahin mo lang yung mga announcements and then follow mo lang yung mga guidelines. And kung interested ka to apply, yes. God bless. Sana mabigyan ka ng visa. Pray din. Yan. Para mas malaki yung chance na i-approve yung visa na. Thank you so much for dropping by my channel. Please like this video, subscribe, hit the notification bell, and God bless you always. Bye!